ito nga ba ang top 10 showbiz chika? Ating alamin dito sa Aban 10. Ano nga? Hello sa inyo, my favorite people, mga kabante. It's Wednesday again. Ibig sabihin, makakasama niyo ako ang inyong nag-iisang favorite abante baby girl, Astina. Siyempre, ako pa rin yan, ang isang nag-iisang favorite abante baby girl ninyo. Siyempre, kamusta na ba kayong lahat? Naku, ilang araw na o ilang buwan nang nakalipas simula nung magsimula tong quarantine. Parang lumipas na lang ang mga araw na lagi tayong ganito. Pero, syempre, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sinasamahan ako tuwing hapon ng Wednesday and Thursday and Saturday. Ayan. So, para mas marami tayong magchikahan, hayaan nyo mga kabante. Marami pa tayong pagchichikahan, kaya naman tumutok lang dito. Yan. Syempre, ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga kabante, ay yung mga magagarbong sasakyan ng ating mga idolo sa showbiz industry. Naku mga kabante, alin ba sa mga sasakyan na aking mababanggit mamaya yung mga favorite nyong car or dream car nyo? Baka parehas kayo ha ng dream car ng idol mo. Kaya huwag na kayo mag-alala kasi siguro medyo maraming na-delay ngayon dahil pandemic. Pero makakamit din natin yung pagkakaroon ng mga dream car natin, mga kabante. Or malay mo. Kasi mura yung mga kotse ngayon eh. Kasi syempre, medyo mahababa yung ekonomiya natin ngayon. Tapos, nagbabaan na ng presyo. Halos karamihan sa mga ano eh. Yung mga presyo ng mga kung ano, mga damit. Or yung mga hindi naman masyadong essential, ganyan. So, malay mo makabili ka ngayon dahil ngayong oras ng pandemic, nauubo na naman ako. Ayan. Ngayong pandemic, bumaba na yung presyo ng mga kotse. Ayan. So, meron pa nga buy one and take one eh, diba? So, malay nyo, mabili nyo ngayon yung dream car nyo that it's your time to shine dahil mura ngayon yung mga kotse. Siguro, kung meron tayong budget, ako nga kung meron lang akong pera, bibili na ako agad eh. Pero, wala eh. Pahingi ng pera. Charot. So, ayun mga kabante. Pero, bago tayo magpatuloy ha, mga kabante, siguraduhin yung naka-like na kayo sa aming page kung saan pinapanood nyo ngayon ang ating Aban10 Showbiz Chika. Yan nga po ang Aban10 News Online. At may isa pa kaming Facebook page. Yan ay ang Aban10 Radio Tabloidista. At para mas marami pa tayong magchikahan, syempre, i-share mo na to para malay mo nandito yung ano, yung dream car ng ano ng friend mo. Magchikahan tayo ng mga friends nyo, di ba? So, at saka, malay mo, pag napanood to ng ano, ng i-share mo para kapag magpaparinig ka sa gusto mong magpabili ng kotse sa kung sino man yan, ayun. So, kayo nang bahala kung gusto nyo, paano nyo gustong magparinig sa ano, sa papabilihan nyo ng kotse sa nanay nyo, sa tatay nyo, sa jowa nyo, ganyan. I-share nyo to, malay nyo, makatunog sila, diba? So, ayun nga. So, siyempre, kung nandito yung dream car nyo, huwag nyo nang kalimutan na mag-like dito, ha? Dahil yung mga like natin, mapapasa atin din yan, diba? Siyempre, mag-subscribe din kayo sa aming YouTube channel at huwag nyo kalimutan na mag-hit sa aming ring button para naman updated kayo sa... Naubo talaga ako pag tuloy-tuloy ako magsalita. So, huwag nyo kalimutan na mag-hit ng ring button kasi para... So, tuloy-tuloy lang yung chikahan natin, updated kayo, para hindi kayo nahuhuli sa balita. Dahil tayo sa Aban10 ay laging una sa balita. Kaya naman, para mauna kayo, eto na nga. Simulan na natin sa pang-10 natin, pang-10. Wait lang, nauubo na naman ako. Nakakainis talaga tong ubo na to eh. So, ayan nga mga kabante. Eto nga yung kotse ni... Papa R2 Buds. Ay, hindi pala R2 Buds. Ano pala yan yung pinag-nails? R2... Basta R2. Si R2. Si Ronnie Alonte. Si Papa R2. So, ito nga po si Ronnie. Meron siyang Toyota 86. Ayan. So, actually, karamihan talaga sa mga lalaki yung mahilig sa kotse. Makikita niyo sa screen yung mga kabante. Ito yung siya, pero pinakulayan niya ng class, ng ano, ng kulay red.
chrome red foil. Ayan. So, dati, classic blacks. Tapos, pinapalitan niya ng kulay ng chrome red foil. Ayan. Kayo ba, mga kabante, pag nagkaroon kayo ng kotse, anong klaseng kotse ang gusto nyo or papapalitan nyo ba ng kulay? Anong kulay ang gusto nyong ilagay? Ako, pag nagkaroon kasi ako ng sariling kotse, gusto ko as is yung kotse niya or ay yung kulay or gusto ko yung ano, parang rose gold or basta hindi naman yung pink na pink kasi sobrang favorite ko yung color na pink. So, alam niyo mga kabante, pag nag-birthday ako ha. Charot! So, ayan mga kabante, itong kotse ni Ronnie, siguro favorite niya yung kulay red, so pinakulayan niya ng chrome red foils. Dati kasi, classic black itong 2016 Toyota 86 niya. So, ni-research ko, nagkakahalaga siya ng mga 1 to 2 million, mga ganon. Hindi ko lang sure, ha? Ni-research ko, hindi ko alam kung second-hand yung na-research ko yung brand new, pero ganon yung halaga niya. Pero sobrang ganda, sports car, diba? So, actually, itong mga dream car na ipapakita ko sa inyo, sobrang nakakapogi. Alam mo yung tipong kahit hindi ka pogi, pag may kotse ka ganyan, nakakapogi. Kahit yung mga babae, kapag may ganyang kotse, ang angas, parang, oh, you're such a cool girl, ganun. So, next, mga kabante, ito talagang poging-pogi itong next natin na ikasam natin, si Gerald Anderson, at lalo siyang gumwapo dahil sa kanyang kotse na Dodge Charger RT. So, ayan. So, syempre, matagal na siya sa industry, di ba? Nagsimula nga siya sa PBB. So, sobrang dami niya nang naipundar. Na, di ba, last time, pinag-usapan natin yung mga bahay ng mga celebrity at nakita niyo yung bahay ni Gerald Anderson na modern bachelor yung datingan, di ba? So, itong kotse naman ni Gerald Anderson, sobrang masculine at saka classic na classic yung appeal. So, ito nga yung kotse niya na Dodge Charger. Actually, ang ganda ng kotse niya, ha? Parang ready ng ikasal. Oo. Yung mga ganyang kotse, parang pangkasal, di ba? Kulay puti. Pero ako kasi pag nagkaroon ako ng kotse, ayoko ng puti. Ang hirap i-maintain ng kulay. Parang pag nadumihan, kailangan maya't maya mo nililinisan. Eh, dito pa naman sa Pilipinas, napaka-polluted. Pero ito kay kay Gerald Anderson, mukhang na may maintain niya talaga ng maayos yung kotse niya, no? So, kayo ba? Pag nagkotse ba kayo, anong kulay ang gusto niyo? Puti, itim, or gusto nyo katulad kay Ronnie na papa-customize yung kulay. Oo, ganon. So, ako, basta ako gusto ko hindi puti. Ayoko rin ng itim kasi yung itim naman, parang panglalaki. Siyempre, babae ako. So, siguro yung mga ano lang. Pwede na puti. Or, ewan ko. Di ba ang gulo ko? So, ayun mga kabante. Ito nga yung kotse ni Gerald Anderson. Makikita nyo yung Dodge Charger. So, hindi ko alam kung magkaano to ito nagkakahalaga eh. I-search ko ngayon. So, feeling ko nasa ano to eh, 3 million? Oo. Magkano kaya yung ganitong kotse? Grabe, no? Sobrang mahal. Parang, kayo ba? Actually, ngayon ko nga lang nalaman tong kotse na to eh, at may ganito pala kagandang kotse. So, ano magkano? Hindi ko makita kung magkano eh. Asa na ba? Ayan! Ay, bakit may ganun pang lumalabas? Ay, kailangan ilabas ko yung zip code ko. Ayan, nagkakahalaga siya. Nagsisimula siya $29. $29 na. $29,000. $29,995. So, magkano yun sa ano? Sa Philippine peso. Magkano kaya to? Tignan natin, ha. Philippines. Ayan. So, magkano? Ayan, nagkakahalaga siya ng 1.479 blah, 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 thousand peso. Ah, oo. Basta 1.4 million. Ganon siya nagkakahalaga. Ang Dodge Charger ni Gerald Anderson. So, sobrang ganda. Parang goals talaga yan para sa para sa karamihan sa mga lalaki. Oo. So next,
ito nga, ito ha, ito nakakaangas talaga kasi babae siya. At meron siyang Dodge Durango. Dodge Durango, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Hindi po kasi ako masyadong yayamanin para alam yung pronunciation ng lahat ng mga kotse na yan. Pero yan nga po si Janine Gutierrez na merong Dodge Durango, whatever. So, after maraming bonggang-bonggang break niya sa showbiz industry, marami siyang teleserye, finally, she got her dream car, which is the Black Dodge Durango. Tapos, goal niya na mag-travel sa different places kasama ang kanyang pamilya at nakasakay siya dun sa luxury SUV niya na ang presyo ay nasa 3 million pesos. Ayan, di ba? Sobrang ganda ng kotse niya na yan. Oo. So, eto nga, yung kay, sino ba to? Si Janine Gutierrez, para sa isang babae, ano bang karamihan ng dream car ng kababaihan? Ako, parang gusto ko Audi or Porsche or Mazda, pwede rin. Pero gusto ko yung Audi talaga, dream car ko. Or Chrysler ba yun? Tama pronunciation ko? Basta yun. At saka gusto ko rin ng Mini Cooper o kaya ng Volkswagen. Ganun yung mga dream car ko. Hindi ko masyadong type yung mga sports car. Parang panglalaki talaga siya. Pero may mga babae na mahilig sa sports car, ha? So, yun. So, eto nga kay Janine Gutierrez. Gusto niya yung mga SUV. So, ako gusto ko rin naman ng mga SUV. Pero feeling ko, ang shot masyadong malaki para sa akin, eh. So, ayun. So, kayo ba? I-comment nyo. Libreng-libre ang comment section para magchikahan tayo, mga kabante. Ayan. So, next, number 7, mga kabante. Ito, yung kay Enrique Hill. Dati parang siyang dati parang Bumblebee yung kotse niya. Color yellow yung kanyang kotse na Camaro, yellow Camaro dati. So, ito yung kotse ni Enrique Hill na syempre isa siya sa pinakabonggang actors and dancers sa generation natin ngayon. So, syempre sa sobrang dami yung project na-accomplish at marami na siyang naipundar, ang kotse niya ngayon ay may Camaro siya. So, ang kulay niyan dati ay yellow pero pinalitan niya ng lime green. Siguro favorite color niya yung lime green. So, ayan. Di ba, gwapo na nga si Enrique, lalo pa siyang gumwapo sa kotse niya. Sobrang nakakagwapo talaga yung kotse, di ba? Ayun. So, next, mga kabante. Itong number 6 naman. Ito talaga napaka-pokey na ito. Napaka-gwapo sa lahat. Charot. Ito nga, si Daniel Padilla, meron siyang Corvette Stingray. Oo, ayan. So, nakita ko yan sa personal, ang guwapo talaga tignan. Hindi si Daniel Padilla, ha? Guwapo rin siyempre si Daniel, pero ang guwapo lalo ng kotse niya. Minsan kasi, parang mas guwapo pa yung kotse kaysa dun sa may-ari. Charot, baka i-bash niyo ako. So, ayan, pero parehas, dahil si Daniel Padilla ang may dala ng kotse, lalong gumuwapo yung kotse, di ba? So, hindi mas guwapo yung kotse na yan kay Daniel. Talagang guwapo talaga si Daniel at lalong bumuwapo at bumango ang tingin sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang kotse. So, syempre, alam niyo naman, ang net worth nitong actor na to ay nasa billion na. So, syempre, kaya niya na talaga i-afford itong Corvette Stingray. Pero 20 years old pa lang siya. Kaya nabili niya na itong Corvette Stingray niya na to na nagkakahalaga lang naman ng 9 million pesos. Bongga, di ba? So, hard work's payoff pala talaga, no? So, tayo mga kabante, na-delay man ang ating mga plano, syempre, iba pa rin yung plano ni Lord, di ba? So, huwag kayo mawala ng pag-asa, magkakamit din natin yung mga pangarap nating bahay, kotse, and all. Di ba? Think positive. Hindi positive sa corona, positive sa pananaw ng buhay. Ganun. So, next, mga kabante, itong ating ikalima naman, that is, si ang probinsyano na si Cuco Martin. Siyempre nga naman, halos 5 taon na yung kanyang, halos 5 taon, pero 4 na taon na yung kanyang, ang probinsyano. Hindi pa ba siya makakabili ng ganyan kabonggang kotse na Jeep Call of Duty. Actually, may iba pa siyang magagandang kotse sa pagkakaalam ko, di ba? So, ito nga sa pinakamaangas niyang kotse na
Actually, binida niya rin to dati sa Ang Probinsyano. Ipinakita niya to sa TV at talagang parang i-model niya. So, ito nga yung MW3 Call of Duty niya na jeep. Diba? Sobrang bongga. Siyempre, nagkaroon siya ng sana maulit muli. Ay, hindi pala. Kalimutan ko kung ano yung iba niyong palabas. Basta ang pinakanatatandaan ko yung Juan de la Cruz at saka yung Ang Probinsyano. So, di ba, hindi malayo na maka-afford siya ng ganyan sa barbong kotse dahil sa bonggang-bonggang pagsisikap niya sa buhay. Akalay mo naman, bukod sa ano siya, bukod sa actor, meron pa siyang produce, nagpo-produce din yata siya, tapos director pa siya. So, hindi talaga malayo na makuha niya yung ano eh, yung pangarap niyang kotse. Pero ito, payo lang na kaibigan, mga kabante. Feeling ko, mas mabilis at talagang makakamit natin yung mga ganyang pangarap. Kung doble kaya talaga tayo dahil dito sa bansa natin, medyo mahirap kumayod eh. So, kailangan talaga dalawa-dalawa or gano'ng karami pa yung trabaho mo. Sa isang trabaho, parang malabo na magkaroon ng ganyan kabonggang kotse. So, kung gusto talaga natin magkaroon ng magandang future, yung mga kotse and bahay, siguro kailangan talaga doble kayod, lalo na't napakahirap mabuhay dito sa ating bansa. So, next, mga kabante. Ito talaga, nag-trend pa to sa Twitter dati. Last month, hindi siya last month. Nung March yata, kailan ba yan? Nung March ata, nag-trending to eh. Basta nag-trend siya sa Twitter. Ay, oo, sa Twitter. Ang hashtag na yan ay Alden Pautang. Dahil itong si Alden Richards, halos sabay niyang nabili yung kanyang Ferrari at saka yung gaming setup niya. Parang pangarap ng bawat kalalakihan yung ganyan eh, yung may magandang gaming setup, tapos may Ferrari. Ay, girl, ang gwapo mo talaga, Alden, diba? So, para sa mga nagda-doubt kung lalaki talaga siya, hindi pa ba siya lalaki sa sobrang gwapo niyang yan? Meron siyang Ferrari at bonggang-bonggang gaming setup. Siyempre, sobrang bonggang-bongga yung mga break sa kanya sa showbiz industry. Siyempre na ang dami niyang fandom, merong Aldab Nation, tapos meron pa siyang mga, siyempre sa Itulaga, palagi siyang nandyan, tapos may mga pelikula pa siya na nag-hit, lalo na Hello, Love, Goodbye, kasama si Catherine Bernardo. Diba, naging box office queen pa nga si Catherine Bernardo doon. So, sobrang daming blessings na dumarating kay Alden. Kaya naman, ni-reward niya yung kanyang sarili ng Ferrari at saka ng gaming setup. Tayo ngayon ang mga reward pa lang natin sa sarili natin kapag napapagod tayo, di ba? Milk tea, ganyan. Pero lahat tayo, hindi na natin mahintay yung panahon na i-spoil natin sa sarili natin sa mga luxury things. Like, kunyari, sa kababaihan, bumili ng bag, mga LV, Hermes, Chanel, yung mga ganong bag. Pangarap yan ng kababaihan na makabili ng ganyan, spoil yung sarili nila. Pero ako, pag ako nagkaroon ako ng sobrang laking pera, gusto ko bilhin talaga bahay o kaya kotse. So, ayan. Ito nga si Alden Charles. So, next, dito na tayo, nasa pangatlo na tayo. Ang bilis talaga ng oras, ang bilis ng ating chikahan. So, next, mga kabante, ito nga si Willie William na talagang isa rin siya sa may pinakamaraming mga magagarbong kotse sa industriya ng showbiz. Ayan, si Willie William, meron siyang Ferrari 458 Spider. So, parehas ba sila ng kotse? Parehas yata sila ng kotse ni Alden eh. Ferrari 458 Spider, di ko sure. Sa mga car critics dyan, kayo mong husga kung parehas ba sila ng kotse. So, anyway, ito nga si Willie William syempre, isa siya sa wealthiest showbiz personality at napakataas ng kanyang net worth. So, syempre, kayang-kaya niyang bumili. Syempre, meron siyang sarili niyang variety show na yan nga yung Wawa Win or Willing Will, Win na Win.
Basta salamat Shopee, ganun. Sabi mo lang salamat Shopee, ganun. So, 'di ba, sobrang bongga talaga ng mga kotse ng mga artista nito. So, nasa pangatlo na tayo, nabanggit ko ba or nandito ba sa ating top 3 yung mga dream car nyo, o baka nandito pa lang sa top 2. Dahil itong top 2 sa rin sa pangarap kong kotse to, pero para sa isang babae, hindi ko alam, sakto lang. Pero ang ganda talaga. At itong kotse na to, nagkakahalaga lang naman. Yung next ha, number 2 na tayo. Ayan. So, sa number 2 natin, nagkakahalaga ng 17 million yung kotse. Grabe. Yan nga yung Maserati Gran Turismo ni Ding Dong Dantes. Eh, talaga naman na napakagwapo ni Ding Dong Dantes, lalo pag nakasakay siya sa kotse na yan. Dahil napakagwapo talaga ng kotse na yan. At lalong-lalo na si Ding Dong Dantes. At sobrang goals yan, di ba? Yung katabi mo yung dream car mo, tapos yung dream girl mo, or yung wife mo, or whatsoever. Para sa karamihan ng kalalakihan, karamihan sa mga lalaki, sobrang goals talaga yung si Ding Dong Dantes. Dahil meron ng Marian Rivera, meron pang Maserati Turismo. San ka pa? Ding Dong, nasa iyo na ang lahat pala. Ikaw pala talaga yung totoong nasa iyo ng lahat. Diba? Ang gaganda, ang gagwapo pa ng mga anak. Napaka-goals talaga nito ni Ding Dong Dantes. Sana all pinag-ala katulad si Ding Dong Dantes, diba? So, syempre, napakatagal niya. Napakatagal niya na sa ano eh. Sa industry. Hindi talaga malabong makuha itong ganitong kagarbo kotse. Diba? So, next, eto na nga, nasa number 1 na tayo. Actually, itong number 1, hindi lang to yung ano eh, yung kotse na meron siya eh, napakarami pa. Meron pang Benz, meron pang, ano ba yun? Basta sobrang dami yung ano, kotse. Hindi ito yung pinakamahal niyang kotse yata eh. Basta napakarami niyang luxurious cars. And that is none other the boxing champ, the 8th Division World Champion, na si Manny Pacquiao. Diba? Si Senator Manny Pacquiao. Merong Ferrari 458 Italia. Ayan, napakabongga ng Ferrari niya, diba? So, syempre, bonggang-bongga, dami niyang napanalunan sa kanyang boxing career. Sa lahat ng ginagawa niya at ngayon, senador na nga siya. So, kudos dito kay Manny Pacquiao na talagang sobrang, di ba yung bike nga nila, LV at saka Hermes? Siyempre, iinggit, pumikit na lang, di ba? So, siyempre lahat tayo na maiinggit. Nakakainggit talaga yung mga ganyang kotse, yung magkaroon ng ganyang kagarabong mga gamit. Nakakainggit. Pero sana yung inggit natin, ginagawa nating inspiration, yung kiniinggitan natin. Huwag nating kainggitan sila in a bad way. Kainggitan nila sila, natin sila in a way na nai-inspire tayo to improve ourselves at makamit yung mga ganitong klaseng bagay. So, huwag tayo maiinggit, huwag natin gamitin yung inggit sa negative way. Gamitin natin yung mga inggit na nararamdaman natin in a very positive way. Huwag tayo maiinggit at maninira ng ibang tao na ko bad yun. Diba? So, syempre, napakabilis ng oras, malapit na mag 3:30. So, syempre magpapaalam na ako, pero syempre bagong lahat, babatiin ko lang din ng lahat ng my birthday. Birthday ng aking church leader, si Kuya Chris Delor. Yan, happy birthday kay Kuya Chris. Love na love ka namin. At ito si Kuya Chris, goals dito dahil napakaganda ng asawa niya na si Ate Rochelle. So, nami-meet ko na kayo, sana makapag-Bible study ulit. Ayun. So, next. Ayan. So, syempre, bago ko magpaalam din, huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa aming mga Facebook page, YouTube channel, at sa lahat i-subscribe. Sundan niyo rin ang aming mga social media accounts, ang aming Twitter, Instagram, and Facebook. So, hanggang sa muli, bukas, magkakasama-sama tayo ulit. At pag-iisipan ko muna kung anong pitikahan natin. Pero, syempre, umantabay lang kayo dito sa Abante and Showbiz Chica. Dahil hindi kayo mahuhuli sa entertainment dito sa Abante News Online. Kaya hanggang sa muli, magpapaalam na inyo
ang inyong favorite abante, baby girl. Bye-bye! Ano nga ba ang top 10? Showbiz Chika. Ating alamin dito sa Abante.